Hey guys, welcome back to my channel. I am Lara, and for today's video, re-review tayo ng product ng Fresh Skin Lab and Hair Lab. So first off, alam nyo naman na may picos ako, and sinasabi ko na rin yan sa mga videos ko. And alam nyo na nagko-color ako lagi ng hair, and na-upload ko rin yan kung paano ko koloran yung hair ko, and dini-DIY ko siya. Hindi ako nagpapakulay sa iba, sa professional. Dini-DIY ko siya, which is hindi ko ma-suggest sa inyo kasi sobrang magda-dry up yung buhok nyo, pero yon ginawa ko. Pero yun na nga guys, nagawa ko na, and hindi na natin mababawi yon nakapag-color na ako ng hair. Pero as you guys notice, yung hair ko ngayon, binalik ko na ulit siya sa black ha, kasi nag-color ako ng medyo parang tansu-tansu yung color. Pero dapat talaga, ash gray yun. Pero dahil nga, hindi ko binleach yung hair ko, kasi natakot na rin ako, baka maging rubbery na yung hair ko. Yun nga. Ngayon, back na tayo sa black. Na-dry talaga siya. Pero ngayon, makikita nyo naman is, super mukhang healthy na siya. Ayan na siya guys. So this past few days, ang ginagamit kong shampoo is, dahil nga nare-review ko itong Jeju Aloe Ice na variant nila ng conditioner and shampoo, ito na yung ginagamit ko. Mag-share ko na talaga sa inyo kung ano yung mga naging epekto niya sa akin, pros and cons niya, and kung ano bang masasabi ko sa kanya, kung effective ba siya sa akin or kung pangit, gano'n. So ginagamit ko na to for the past 3 days. 3 days ko na siyang ginagamit. Itong Jeju Aloe Ice Double Boost Niacinamide Serum Shampoo and itong Jeju Aloe Ice Double Boost Niacinamide 2-in-1 Serum Conditioner Treatment. Diba ang haba? Pero yun nga guys, ito is new and improved daw nila to, itong shampoo and conditioner na to. So first, ang take ko sa kanila is sobrang lamig nila sa buhok. As in sobrang lalo na sa mainit na weather natin. Sobrang magiging fresh kayo. Talagang pinangatawanan nila yung brand nila na fresh talaga. So, sobrang magiging fresh kayo, and at the same time, antagal mawala ng amoy niya sa buhok nyo. Yun nga pala yung isa sa cons ko. Kung hindi kayo mahilig sa sobrang maamoy na product, or kung ayaw nyo na sobrang maamoy yung hair nyo, siguro, hindi nyo ito magugustuhan. Pero ako talaga, sobrang gustong-gusto ko siya. Kasi alam mo, kahit hindi ka maligo, kinabukasan, feeling mo and feeling ng mga kasama mo is mabango ka pa rin. Kasi nga, sobrang bango ng hair mo, promise guys. Sobrang bango niya and sobrang nagtatagal siya. Kahapon kasi, may gathering dito sa bahay namin ng mga cousins ko. And pinaamoy ko talaga sa kanila yung buhok ko. And ako, nagluto na ako nun. Ako talaga kasi yung nagluto. So, nung day na yon ng maraming dish. And, syempre, pag nagluto ka, didikit sa buhok mo yung amoy. Diba minsan nga, pag bagong ligo ka, kahit dumaan ka lang sa mga nagpausok, talaga nakadikit na sa buhok mo yung amoy. And this one, hindi natanggal yung amoy niya. Sobrang bango pa rin niya. Kahit knowing na, hindi ako naligo that day. Ayan na, ina-expose ko na yung sarili ko ha. Hindi talaga ako naligo that day. So, sobrang okay to para sa akin. Next is when it comes to my hair fall. When it comes to my hair fall, hindi naman complete na wala niya yung hair fall ha. Hindi yung 2 days ko palang ginamit, wala na akong hair fall. Ganon. Ano ka, gold? Charles. Pero parang na-minimize niya talaga. Siguro out of 100, siguro na-minimize niya ng 50% yung hair fall ko. So, sobrang go yun sa akin. Sobrang okay na yun sa akin. What if a month ko siya ginagamit? And siguro naman, di ba? Siguro magiging 100% na hopefully, or kahit 90% na yung less ng hair fall ko. Kasi, ayan talaga yung number one problem, lalo na yung sa mga girls ko dyan na with picos din. And, yun ang mga nag-continuous na nagko-color na nagko-color din kahit wala kayong picos, is mag-hair fall talaga kayo kasi madadamage talaga yung hair. When it comes to dryness naman ng hair ko, ang nagawa niya is napasoft niya talaga. Hindi naman ganun kadry yung buhok ko since nung matagal na nga akong hindi na nagkukulay. Siguro mga 3 months na ako hindi rin nagkukulay. Pero alam mo may aligas-gas din siya pag hinawakan mo. Ganun ako dati. Hindi siya completely soft. And etong dalawang product na to, pag talaga pinag-combine nyo, talagang soft. Soft talaga siya. Talagang hanggang ends, soft siya. And hindi talaga siya mukhang dry tignan. Ayun yung pinaka-kinagulat ko. Kasi hindi na ako maasa na magiging ganun ka-soft yung buhok ko. Kasi nga, sobrang naging damage na siya. Itong unahan, soft talaga to kasi bagong tubo to. Pero yung dito sa ends, hindi na ako naasa kasi alam ko yung damage na talaga siya. Well, this one naman, yung conditioner kasi is
conditioner treatment siya. Yung results niya talaga, mag-show talaga pag araw-araw mo siya ginagamit. So, ayun lang yung take ko dito sa two products na to. So, ang tanong is, nire-recommend ko ba siya sa inyo? So, alam niyo naman sa mga sinabi ko, obvious naman yata na nire-recommend ko talaga siya sa inyo. Worth the try siya. Pero, disclaimer lang, hindi tayo same lahat ng buhok. Hindi tayo same ng pagtanggap ng product sa buhok natin or sa atin. So, hindi ko siya mga 100% sure na effective sa inyo. Kasi, magkakaiba naman tayo ng take sa product. Pero sa akin, 100% talaga na naging effective siya sa akin. And I'm looking forward talaga sa paggamit pa ng product na to para makita ko talaga yung long-term benefits niya and long-term results niya. Next is this Jeju Aloe Ice Aloe Soothing Gel Lotion. And this Jeju Aloe Ice 2-in-1 Niacinamide Serum Deodorant. So, etong dalawang to. So, first, eto muna. So, alam ko, kilalang-kilala nyo na to. Alam nyo na to. Diba? Nagtatrending naman yung mga gantong top, mga aloe ice, yung aloe vera gels, and especially this one. And, pag nilagay ko siya sa face ko, is may cooling effect talaga siya. And, makikita mo talaga na nagsasara yung pores mo talaga. When it comes to smell, yung smell niya is, wait lang. Yung smell niya is like aloe vera gel spray. Ganun din. Ganun din yung smell niya. Sobrang same rin ng smell niya sa ibang aloe vera gel. Ito sa Jeju Aloe Ice, okay siya sa akin. Lalong-lalo na pag inilagay mo siya sa ref, possibly talaga magiging pino yung balat mo or magka-close yung pores. Last but not the least, itong Jeju Aloe Ice 2-in-1 Niacinamide Serum Deodorant with TheraCool Complex. Actually, lahat to, yung conditioner, yung shampoo, may TheraCool Complex siya na kaya nga parang may cooling effect siya na nagagawa sa atin. So, dito naman sa deodorant ang Fresh Skin Lab, ang masasabi ko sa kanya is nabawasan niya talaga big time yung baskil ko or yung pagpapawis ng kili-kili ko. Yung talaga yung napansin ko sa kanya, yung baskil ko is talagang nabawasan niya. When it comes to whitening the underarm naman, hindi ko pa siya makikita and hindi ko pa siya masasabi sa inyo na ay pumuti na yung kili-kili ko, ay nag-even out na yung kili-kili ko. Kasi 3 days ko pa lang siya nagagamit, so wala pa talaga dong results. Ganon. Pero sa baskil ko talagang nabawasan niya yung pagka-baskil ko. And alam niyo ng mga friends ko na sobrang baskil ko talaga. Hindi ako pwede magsuot ng gray. When it comes to amoy, hindi ko ma-describe masyado yung amoy niya. Pero mabango siya. Pero yung amoy niya is fruity-fruity. Ganon yung amoy niya. Pero hindi ko ma-describe kung anong fruit yung amoy niya. Pero ganon. Sobrang bango niya. Okay na okay to siya. All in all guys, talagang masasabi kong nalaban talaga tong mga products ng Fresh and sobrang mare-recommend ko siya sa inyo. Kasi sobrang naging effective sila sa akin and sana matry niyo din and sobrang nagustuhan ko siya. So guys, kung gusto niyo bumili ng mga products na to and hindi kayo makakalabas, nakalink lahat sa baba yung mga products na to. And kung hindi niyo pa ako napafollow sa Instagram, follow niyo na ako. And kung hindi niyo pa rin nalalike yung Facebook page ko, nakalink din yun lahat ng socials ko. Nakalink yun down below. And thank you guys for watching. And see you on my next one. Bye!